Inaresto na matauhan ng Bureau of Immigration sa Subic ang isang Amerikanong wanted sa kasong pagpatay. Ipinupronta pa raw ng suspect ang kanyang negosyo na gym at sports and recreational facility para makapagtago sa batas. May report si John Consulta. Get down! Get down! Get down! Agad pinosasa ng U.S. National na si Yoshikoson Haddon, 28 taong gulang. Wanted ang dayuhan sa Amerika dahil sa kasong capital murder at killing for hire sa Virginia, USA. Naaresto siya sa operasyon ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Subic. Ayon sa immigration, nagtago raw ang dayuhan sa gym at sports recreational center na ito na kanyang itinayo bilang negosyo at front daw sa pagkatago. Totatanggi naman ang dayuhan sa paratang at iginit na wala siyang alam na anumang kaso niya na nakabinbin sa Amerika. You're saying that you fled here in the Philippines to hide from your cases in the U.S. I didn't have a case when I left. I'm not aware that I have a case now. I have no idea what this is about. He will be immediately deported to the U.S. considering that there's already a deportation order issued against him and the necessary clearances is already here. 101% ang suporta namin. Hinihingi na suporta ng immigration. Tuloy-tuloy ang ating kampanya, lalo-lalo na laban sa criminality, laban dito sa fugitives na ginagawang haven itong Pilipinas. Isa pang U.S. fugitive ang puspusang din pinaghahanap ng Bureau of Immigration. Itinuturing na 15th most wanted ng U.S. Marshal si Anthony Burroughs dahil sa kasong murder noong taong 2000. Nakapatay umano si Burroughs ng kapwa Amerikano sa isang house party sa Amerika noong taong 2000. Huling namataan raw si Burroughs sa isang probinsya sa Visayas at itinuturing na armed and dangerous. May reward din siya sa ulo na $25,000 o 1.2 million pesos sa sino mang makapagtuturo sa dayuhan. We are mandated to enforce our laws so much so that we will be able to apprehend all the foreign fugitives residing here in the country. Sa anumang impormasyon ukol sa U.S. fugitive, maaaring tumawag sa hotline number ng mga otoridad. John Consulta, GMA News.